Okay, so welcome back to our tutorial, guys. Ito ngayon ay review natin sa mga topics na na-discuss. Okay, so gagawa tayo ngayon ng program na kung saan gagawa tayo ng basic program using C++, yung pag-compute ng data or pag-compute ng numbers. So paano yun? So gagawa tayo dito ng namespace std. Okay, gagawin natin ngayon is magko-compute tayo ng dalawang number na ini-input ni user. Okay, paano yun? Dito, itong topic na to, ito yung para sa mga beginners. Okay? In first, okay, for example, first number, then in second number. Okay, then kukunin natin yung in sum. Okay, so magtatanong tayo sa user, so gagamitin natin yung cout, enter, first number, okay, then cin, lagay natin yung first number, okay, next, second, enter second number. Okay, next yung mag-hold ng second number. Okay, so ngayon lagyan natin dito ng 0 para sa unang basa niya, yung sum niya is 0. Then lagyan natin dito ng comment is computation. Okay, so sum is equal to first number plus second number, then lagay natin dito is output. Okay, yung output natin is C out the sum is, then lagay natin dito yung sagot. Ayan. So kung makikita nyo, ito yung declaration natin. Tawagin natin dito is declaration of variables. Ayan. Ganyan yung paggagawa ng program. Gagawa ka, parang may mga comment kayo dito. Comment. Para alam nyo kung ano yung mga ginagawa ng program nyo. Then, dito naman is asking the user to input two numbers. Ayan. Napakadali lang, ano? So, yan ay basic na basic. So, nag-declare tayo ng first number, variable first number, then second number, the variable, and then the sum. Then, nagtanong tayo sa user na mag-input siya ng first number. Then, mag-input din siya ng second number. And then, the computation will be like this. First number plus second number. Then, ilalabas natin yung output. Okay? So, napakadali yan. So, yan yung basic programming yan. Okay? Review natin yan. Review number one. Okay? So, we will run, compile and run. Okay, I will save this one as add two numbers. Save. Then, execute. Okay, execute na. Again, enter first number, for example 100, then second number is 300, so the output will be 400. Okay, so I hope you understand this one. Another run. Okay, for example 250, second number is 100. So as you can see, the number is integer. Integer, it means there is no decimal places. Okay,
So I hope you understand this review number 1. Okay, thank you.